Good morning mga ka-farmers. So welcome po ulit dito sa ating channel. So kumusta po lahat? So another update ulit tayo mga ka-farmers sa ating talungan, no? So 1 week na wala ulit tayong update. So dahil nagkaroon tayo ng mga ibang transaction mga ka-farmers. So wala tayong update sa pag-harvest. So review natin mga ka-farmers, no? Nung ika-16th harvest last Friday, so Sabado po kasi ngayon, so nung last week bali nakapitas ako dito mga farmers ng 300 plus at saka nung Martes ay 450, so kabuuan na yun mga farmers, no, kasama na po dun sa may 650 kapuno at saka dito sa 450 kapuno. So kahapon bali pang 18. So 18 na ba sa'yo? Wala talagang update mga farmers, no, sa pang pitas ko dun sa kabila kung pang ilan. So basta kahapon nag-harvest kami dito. So nag-total lang po siya mga ka-farmers ng 130 kilos. So kabuuan na po yan. So sa 130 na bundle tapos may dalawang sako na tag 20 to 40, so nagtotal din naman pala siya ng 170 kilos ay yung pinaka ar-ar po nito. So dito sa matanda kong talong, yung pinaka maliliit niya po ay sinasako ko na lang at pinatumpok-tumpok doon sa market. So kahit tag 30 ang tumpok. And mga farmers, at so may nag-comment, no, dito sa atin, nagtatanong daw siya kung ano daw po yung lunas. So nagkakaroon na po daw ang kanyang talungan ng kulay brown na calyx o yung tangkay. So alam po naman natin karamihan mga ka-farmers, no, kapag yan na po yung nangyayari sa ating talong, nagiging kulay brown yung mga kanyang calyx, lalo na po yung sa ibaba nung kanyang mga dahon. So alam na po natin yan kung ano yung mga insekto dyan, ay yung si thrips at saka mites. So lalo na po kung meron ding white flies sa ating talungan, no, hirap na po talaga yan itreat o gamutin. So maraming proseso. Yun nga laging kong sinasabi, kapag hindi pa po severe yung mga insekto sa ating talungan, so kailangan na po natin na agapan. So wag na po natin hintayin na lumala. So dito sa ating talungan mga farmers, no, nagkakaedad na po siya, yung mapapansin natin green po yung kanyang mga calyx. Ayan mga farmers, so kahit ganito po yung itsura niya. So yung problema naman dito sa akin mga farmers sa talungan ay bitin po tayo sa tubig. And magpo-formance na po ito ngayong February 23. Ayan na po yung itsura niya. So walang pruning at wala ring balag. Yumabong na po siya. So normal lang talaga mga farmers, no. Wala talagang pruning. Yan nga, wala tayong daanan, so hirap mag-spray. So okay lang, at least sa kumikita tayo dito. So ayan, so ito rin yung sili ko mga farmers, no. Ng mga ilang beses ko na rin po ito pinitasan. So nauna lang po itong itinanim dito sa talong. So ibig sabihin, yung edad nito ay lagpas na po 4 na buwan. So bali nagpapatubig ako ngayon dyan, maandar po yung motor, yung water pump. So hina na po ng supply ng tubig. Halos mga mahigit isang oras lang, bumababa na po yung level ng tubig sa balon. So maghihintay ulit ako ng another 3 hours para paandarin. So ito mga farmers yung sinasabi kong tanim ko ngayong taon, nung February 8. So 17 na ngayon. So lagpas na po siya 1 week, yan lang po yung itsura niya. Dahil isang beses ko pa lang po ito naabunuhan ng calcium nitrate. So bali ngayon yung schedule niya, mag-aabuno ako ngayon ng 1620. So bali ano lang to, nasa mahigit 500 lang to siguro mga farmers, no. So ayan, dili rin yung abono niya, kaya ganyan yung itsura niya.
So dito sa second batch na tanim ko, so dito ngayon yung schedule ng tubig. Bali mag 3 months to ngayon nag 3 months na po siya mga farmers no, nung ngayong Valentine's Day lang. At ito yung sinasabi ko na napitasan ko ng mga 17th harvest or 18th. Yun nga. So nalito na tayo mga farmers at dahil wala tayong update tuwing mag-harvest. And yung kasagsagan nito mga farmers, yung napitas ko dito ay nakapag-harvest ako dito ng 357 kilos. So hindi pa rin na-break yung record niya. Nakailang beses na rin ako mamitas dito no, pero hindi na-break yung dito lang talaga na 357 kilos yung nakuha ko sa 650 kapuno. So nung Martes, naging 450 kilos lang yan dahil kasama na po doon sa kabila. So pero mas marami po yung dito yung na-harvest ko kaysa doon. So ayun, kung mapapansin nyo mga farmers no, marami siyang mga bulaklak at yung kanyang mga talbos, at tuloy-tuloy pa rin naman mga farmers yung kanyang mga pamulaklak. Ayan, mapapansin natin yung kanyang calyx, ayan, maganda. So bali dalawang beses ko na po ito napitasan ng mababa. So sayo nga sabi ko mga farmers, pabugso-bugso po talaga yung talong. Kapag minsan bumubuelo po siya, dumadami yung kanyang bunga, minsan bumababa naman. Kaya yun talaga yung nangyayari. Hindi, kasi maraming nagtatanong sa akin kung mga ilang kilo daw yung napipitas ko dito tuwing nag-harvest ako. Kaya hindi ko naman masabi na laging marami. At kaya nga dumadami rin siya minsan. Minsan bumababa, you know, farmers. So yung mga dahon niya ay green na green. At hindi ko naman masabi mga farmers na wala itong white lice no. And napansin ako kanina. So ayan no, white lice po yan mga farmers no. So okay po yan na pailan-ilan lang. So hindi naman natin ito mape-perfect na talagang walang insekto. Yung pinaka-importante mga farmers na hindi po sila dumadami. So dahil hirap na kapag hintayin pa natin na dumami at saka mag-spray. So hirap na po tayong puksain nun at saka gagastos po na po tayo ng insecticide. Ayan mga farmers. So, ayan, sobrang yabong na rin po ito. Wala na rin madadaanan. So hindi rin ako makalagay agad-agad ng balag dito. So wala tayong kasi mga farmers na ibang tao na kaparehas natin magtrabaho dito sa farm na yung maiiwan natin no. So ako dito mga farmers, mga tanim na gulay no. So nagpapatulong lang ako dito kapag tuwing mag-harvest tsaka hahakot ng pinagbandilan. So wala talaga ako dito na pirmaminding tao na halimbawa na may pupunta na akong importante na siya ang maiiwan. So wala mga farmers. So halos yung mga tao dito na walang masyadong hilig sa pagtatanim ng gulay, lalo na po itong talong. So yan lang po mga ka-farmers no. At saka sa mga ano, sa mga subscriber ko po, magtanong lang po kayo mga ka-farmers no kung anong gusto niyo pong malaman at saka yung mga problema ng ating talong, so baka po makatulong tayo. So paki-correct na lang po ng aking kamalian kung may mga mali po akong nabanggit. So di naman po tayo mga ka-farmers perfecto sa pag-aalaga ng talong. So nakalimutan to mga farmers, hindi nakita. So ganyan po ka ano yung bunga niya. Ayan, mapapansin nyo yung calyx siya mga farmers, ayan, green po siya. Ayan. So meron din naman siyang tama ng ano, ayan. Ayan nga yung sabi ko, hindi po natin mape-perfect. Ayan, may ano, tama po siya ng trips. Basta po nasa baba. So yun na, bali hanggang dito na lang mga ka-farmers. At ito, bali ano ko lang kasi, isusurvey ko lang yung tubig kung hanggang saan na po. And maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.